Magandang umaga po at welcome po sa ating programa My Morning Manna with Pastor OG. Ang narinig po ninyo na awitin is Your Great Name ni Natalie Grant sa kanyang album na Love Revolution. So wala pong pagtatagal ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang 10. Episo po. Chapter 2 verse 1 hanggang 10. Ito po ang pagkasabi sa ating salin. Nung una'y mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan. Ang espiritong naghahari sa mga taong suwail, dati tayo kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Subalit, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating magipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay may pakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Sa umagang ito, pag-uusapan po natin yung from here to heaven. God called us to do good works, but our good works doesn't save us. To make sure for that, no? Ang ginagawa natin kabutihan ay hindi nagliligtas sa atin. It's just the grace of God that saves us. It's the goodness of God that saves us. It's the grace that God has given. And the good works that we have shown is just the byproduct or the result of the salvation we receive. Sabi dito, for you are saved by grace through faith, not by your own works, lest anyone should boast. Maraming mga taong nagmamayabang ngayon. Dahil akala nila, dahil sa kanilang ginagawa ay maliligtas sila. But I will tell you, hindi. Hindi sa ating ginagawa tayo naliligtas, kundi dahil sa habag at awa ng Panginoon, nag-respond lang tayo doon sa mga ginagawa ng Diyos. And that's why we are here today doing good works for God. And the good thing is this, God is only preparing us from here to eternity. Inihanda lang tayo ng Diyos dito sa lupa para doon sa langit. Our desire is towards perfection, right? And the highest form that one should have to develop is love. Dapat ma-develop ang pag-ibig sa bawat puso ng bawat tao. Na sa ating ginagawa ay ma-recognize natin na mahal natin ang Diyos, kaya natin ito ginagawa. Hindi dahil sa sarili nating kagustuhan, kundi dahil gusto ng Diyos, gusto nating mapalugdan ang Diyos. So from here to heaven, what we are doing, what you want to do, what you want to give to the Lord, my challenge is, do the best. Express your love to God by loving the people. This is the day that we have to consider from here to heaven. Start your journey from now. Kung gusto niyo pumunta ng langit, start your journey today going to heaven. And my faith shall be my eye. Jesus has overcome. And the grace. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod. Ang inyo po narinig na awitin is I Will Rise ni Chris Tomlin sa kanyang album na Hello Love. Dito po tayo sa biblical truth na gusto ko pong ipahagi sa inyo. Sinabi ko po dito, God called us to do good works. We are prepared towards perfection. Inihanda lang tayo ng Diyos para sa perfection na kalaan para sa atin.
Kaya po bilang Kristiyano, dapat po natin pagnilay-nilayan. Binilagay tayo dito sa mundong ito as a preparation towards eternity, towards greater things that the Lord has given us. We are not saved by our own good works, but we are saved to do good works. Ang maganda dyan, hindi ang gawa natin ang nagliligtas sa atin, pero niligtas tayo para gumawa ng magandang bagay, ng mabubuting gawa. Another point po, good works is the byproduct of salvation. It is the fruit revealed by those once saved. Kung niligtas tayo, makikita yung bunga sa pamagitan po ng ating mga gawa. Another point po, life from here to heaven is not a vacation cruise. It's a wonderful privilege and calling to serve God. So from here to eternity, it's not a cruise. Hindi ka nilang pakuya-kuyakoy na porke niligtas na tayo, wala na tayong gagawin. Oh, mananatili na ito yung nasa isang sulok na lang. No, it's not. It's a preparation. It's a privilege to enjoy the life God has given us. It's a privilege to do good works, to express the love of God towards humanity. Yun po ang goal ni Jesus Christ, na ma-express ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan mo. Last point po. We are not saved by good works, but for good works. Church, from here to eternity, ano ang ginawa natin? From here to heaven. Ganito po yan. Wala po kayong makikitang napakataas na o napakahabang dash sa Minteryo. Pag pinanganak ka 1970 at mamamatay ng 2010, parehong dash lang po yan dun sa pinanganak ng isang ng 100 years pa na buhay. Because our life on this planet is too small. My question is, sa maikling dash na yon, ano ang ginawa natin sa buhay natin? Meron ba tayong ginawa? Meron ba tayong contribution? Yun po ang tanong. Ano pong magagandang gawa ang ating nagawa sa sanlibutan? Hindi lang sa sarili natin, hindi lang sa pamilya, but sa mga tao po na ating nakakasalamuha sa araw-araw. That is my challenge. That is the question that you have to reflect on. Ano ba ang nagawa ko? Ano ba ang na-contribute ko sa mundong ito? Ano ba ang naibigay ko? So that's a question that you have to reflect on. Today, habang magnilay-nilay po kayo, that's my question na, from here to heaven, meron ba akong nagawa? Meron ba akong contribution? Para po sa akin, ang bawat isa po sa atin ay pwede po makagawa ng contribution. Ikaw at ako ay makagawa ng contribution upang maihatid natin ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ito. Ikaw ang maging magpapala at marami kang magagawa, kapatid. Magpalain ka ng ating Panginoon sa umagang ito.